Kinig kayo, mga bagong dating na mga private. Kikinig kayo mabuti. Okay, so I am your battalion commander. First time ang iba sa inyo ay ngayon lang ako nakikita. Okay, so bilang inyong battalion commander, I should be the first one to give you my command guidance. Paano ang magiging sundalong makabayan, ang sundalo ng 33rd Infantry Makabayan Battalion. Kung ikaw ay assign sa 33rd Infantry Battalion, dapat panindigan ang tawag ng mga sundalo dito bilang sundalong makabayan. Ano ba ang ibig sabihin mo? Ang sundalong makabayan ay magmamahal sa kanyang serbisyo. Hindi ito isang employment opportunity, kundi serbisyo para sa bayan. Dahil serbisyo pala sa bayan, ang ating una nasa ating isipan ay paano makatulong, mapagbigay ng serbisyo sa ating bayan. At hindi paano makatanggap ng sweldo mula sa ating gobyerno, mula sa taxes ng ating mga kababayan. Okay? So, sa mga nagdaang mga taon, nakilala ang 33rd Infantry Makabayan Battalion bilang sundalong makabayan na inuuna ang pagsisilbisyo sa bayan kaysa pag-aatupad sa kapakanan ng sarili. Paano natin maipagpatuloy ito? Sa pamamagitan ng training activities, indoctrination, mentoring, at yun ay nasisimulan sa araw na ito. Kahit paman kayo ay kagagaling sa training school, sinisigurado namin na kapag ipasa namin kayo doon sa mga line units sa company, ay ready kayo na gampanan ang inyong mga tungkulin ayon sa requirement ng ating area of operations. Tayo ay kumakaharap dito ng mga komunistang NPA doon sa Upper Valley sa Sultan Kudarat at sa mga teroristang BIFF at mga peace spoilers dito sa Maguindanao. Kaya dapat kayo ay handa na gampanan ng tungkulin na minsan ay kailangan ng sobra pang sakripisyo sa buhay at minsan ay kailangan pa nating paghandaan na mag-wiste ng buhay para sa tawag ng tungkulin. At yun ay nakasaad sa ating sinumpaan na kung saan sabi natin handa tayong mag-wiste ng buhay para sa ating bayan. Kung kayo nakailangan, nagagawin natin yun, ulitin ko, kung yun nakailangan, ay nakahanda tayo. Hindi pwedeng bugas-bugas lang tayo. Kung kailangan, ipakita natin ang katapangan natin sa pakikidigma, sa mga digmaan, laban sa mga masamang tao na hindi makausap. Kailangan andun kayo handa. Hindi nakiiwan ng kasamaan. Hindi talawan. Hindi natatakot. Hindi iyong nasisira ang kalooban dahil sa mga panganib na kinakaharap natin doon sa field. Kung saan, mga terorista ay handa rin pumatay sa atin. Ang sundalong makabayan ay dapat minamahal ng ating mga kababayan. Paano tayo mahalin ng ating mga kababayan? Sa pamamagitan ng pagpapakita na tayo ay katitiwala-tiwala. Paano tayo maging katitiwala? Paano tayo maging trustworthy, credible ng mga sundalo? Yun ay sa pamamagitan ng pagpairal ng disiplina kahit walang nakatingin. Kahit andun kayo sa detachment, walang nakatingin, ipairalin ang self-discipline ayon sa ang anong tama ng mga regulasyon at disiplina militar. Hindi ibig sabihin na walang nakatingin ay gumagawa ng kanong-anong bagay na ayon lang sa iyong kamusto. Kasama ng simpleng pagpagupit ng tama, pagsuot ng uniforme ng tama, pakikisalamuha sa tao ng tama,
pagbigay ng respeto sa kanilang kultura at paniniwala at pagsigurado na sila ay bigyan ninyo ng halaga bilang ating mga kababayan. Kung makikita nila sa inyong sinasabi at makikita nila sa inyong mga itsura, kayo ay katiwa-tiwala. Kung kayo ay nakikita nila na katiwa-tiwala at merong trust na na-develop yung sa ating mga kababayan sa inyo. Sa itsura pa lang, sa tayo pa lang, credible ka. Kung nagsalita ka na, very respectful, hindi bastos, kapag pakumbaba sa ating mga kababayan, kahit yung mga tao walang pinag-aralan, yung mga lumad at yung mga tao nandiyan sa papas walang pinag-aralan, binibigyan mo siya ng halaga bilang tao. At ang ibabalik sa inyo ay respeto, mataas na respeto. At aakuin nila kayo na sarili nilang mga sundalo o sundalo ng bayan. Narinig nyo? Naintindihan? Yes, sir! At kailangan natin ipagpatuloy yon regardless sino ang namumuno dito. Sino ang battalion commander, sino ang company commanders, sino ang platoon leaders, at sino ang squad leaders. Dahil iyon ang tama at iyon ang tama na daan para magkaisa tayo lahat at lahat ng ating mga ginagawa kina mga sundalo ay magiging kontribusyon para makuha natin yung tunay, lasting peace, tunay na kapayapaan para sa ating bansa. Naintindihan niyo ba? Sir! So walang mang-aabuso, walang mambabastos, walang paungas-ungas kung kayo ay ma-deploy doon sa field. At iyon, kung paano niyo ma-internalize lahat yon ay dito sa ating training activities. Makinig kayo, ano yung mga policies? Anong cultures and traditions ng ating batalyon? Mga magagandang kultura at mga tradisyon. Ano ang specific na mga guidelines na ibinibigay sa inyo mula sa akin na ibinibigay sa pamagitan ng ating mga subordinate leaders. Naintindihan ninyo? Sir! Kahit private kayo, lahat ng ginagawa niyo ay mag-contribute doon sa larger effort ng 33rd IB, ng 6th IB, ng buong Philippine Army, at ng buong Armed Forces of the Philippines, at ng buong gobyerno para ang ating bansa ay maging mapayapa at maunlad. So wala ni isa sa inyo nagagawa ng bagay na ikasisira doon sa pinakahangarin nating lahat na maging maunlad at mapayapa na bansa. Kaya ang inyong ginagawa, lahat ng ginagawa ninyo, kahit private kayo, privado, ay mayroong contribution. Kaya wag sabihin private lang ako, okay lang magbubuy-bubuy ako. Okay lang magpaungas-ungas ako kasi private ako. Hindi. Dahil may contribution yon lahat ang ginagawa niyo. So, ayusin yung ginagawa niyo. Kung may ginagawa kayo, gawin mo yung pinaka-the best na kaya niyong gawin. Maintindihan? Yes, sir! Maintindihan? Yes, sir! Maliwanag? Yes, sir! Dito sa inyong Golden Pipe ngayong gabi, andog ito para sa inyo. Walang ranggo-ranggo pagdating sa Golden Pipe. Pag sinabing pipe, pipe, mabubos, walang matira. At sigurado, clear ang lahat. Walang sasayangin, sasayangin kahit mumo. Tandaan ninyo, pinaghirapan ng lahat ng ating mga farmers. No? Mga magsasaka yung lahat ng mumo. Kaya ayaw kong makita mayroong kalat ng mga mumo na hindi naubos. Ubusin niyo bilang the lowest mammal of this battalion, kasama sa trabaho niya pag may Golden Pipe, ubusin niyo lahat. Naintindihan? Sir, yes, isang mumo na makita, automatic 1,000 squadras. Intindihan? Sir, yes, sir! Walang sasayangin na kahit isang mumo dahil pinagpawisan mula sa paa hanggang ulo ng mga farmers natin. At nakikita ninyo, nag-aangkat pa tayo ng bigas dahil kulang. Tapos sa mga budel pipe, tinatapon lang natin sa sobra o pinapakain natin sa aso. Dapat ubusin ninyo. Maliwanag? Sir, yes, sir! Okay. So, I hope na na-internalize niyo yung lahat ng sinabi at ilagay sa puso at isipan, huwag yung ilagay dito, lulos at dito. Maliwanag? Sir, yes, sir! At ako ay laking nakamadyag. Tama.
maaaring mong naintindihan at ginagawa ninyo. Hindi yung hanggang sabi-sabi lang. Naintindihan? Sir, yes, sir! Ano yung sinasabi natin dapat nakikita sa ginagawa? Ha? Nagmamatch yung sinasabi at ginagawa. Kapag sir, yes, sir, naintindihan, dapat gawin. Maliwala? Sir, yes, sir! Ano ang gagawin nito pagkatapos ng putin fight? Putin, sir! Ha? Sir, ay isang mumu, wala ka kita. Naintindihan? Sir, yes, sir! Bakit hindi natin sayangin? Ano mga magsasaka? Kinukulang na tayo, nag-aangkat tayo ng libu-libong tunilada bigas. Tapos sayangin lang natin sa putipay. Maliwanag? Alam mo, tandaan nyo, walang ranggo. Pag sinabing ubusin, ubusin. Huwag nyo isipin na may kapitan, tinihintay kayong katabi. Mayroong sergeant o mayroong PNC. Maliwanag? Sir! Dito ba yung ating sergeant major? Batong sergeant? Batong sergeant, take charge! Grace before meals. Grace before meals. Jesus the Lord. Jesus the Lord. Please take it. It's about to see. From the beginning. Christ the Lord. Amen. Okay. Amen. Ready on the left. Ready. Ready on the right. Ready. Commence battle fight. Battle fight. Tayo na 'yung mga binenta mo na pisto. Okay, okay. Okay.